So andito ako ngayon sa province, kaya so ang gagawin ko ngayon ay makukuha kami ng isang ori ng rotcraft na yun nga lang may poison, kaya lang gagawin naming pagkain. So step by step daw. So ito nga pala mga kaibigan, yung rotcraft natin na sinasabi ko na may poison, kaya lang kinakain siya. So ayan, yan yung mama ko ang naguhukay. Kasi ako ang taga video, kaya siya ang naguhukay, kaya kukunin ko na yung panghukay para ako na lang gagawa. Pero masarap yan kahit may lason. Sobrang laki na kanin, no? Yan. Yan yung root wrap na sinasabi ko. Kaya lang, hindi siya pwedeng isaing ng ganito. Marami pa siyang proseso para maging pagkain, kasi ano to, may lason. What? Oh, may hantik pa, may hantik. May antik. Yan. Yan, ganyan kalalaki, oh. Yan mga kaibigan, ganyan kalalaki. Gusto na gansarong po na yun. Grabe na na eh. Saan na tao? Ano eh? Ayan, sobrang lalaki. Ito pa yung isa. Ayan siya. Ayan. Kung pwede nga lang kainin to eh. Ito pa yung isa. Ayan. Bali, nakatatlo na ako. Nakaputang. May antik. Yan, bigat. Ah. Yan siya kalalaki. Ayan. Ayan mga kaibigan, ang lalaki ng ganito, oh. Ano?
So, titingnan natin kung gaano kalalaki yung nakuha namin. Yan. Yan, sobrang sinin. Sobrang lalaki niya. Yan. Yan. Yan, isang puno lang, isang ano lang yan. Sobrang laki, siguro. Isang kilo yung isang mahigit pa nga eh. Kaya lang, ang problema dyan, hindi mo pwedeng kainin, hindi pwedeng isaing nang ganyan siya. Kailangan niyang balatan, ibabad sa asin ng ilang araw para mawala yung lason. May lason kasi siya pagka ano, pagka niluto na ng ganyan, nakakalason siya. So, pero pagka nababad naman siya sa asin, tsaka naano na siya sa tubig, nawawala naman yung lason, tapos yun, pili mo ng lutuin. Napakasarap niyan. So, kung bago ka sa channel ko, paki-like na lang, subscribe para laging updated sa mga bagong video ko. So, ayan lang mga kaibigan, babalatan na namin yung aming kinuhang lootcraft. Babalatan namin yan, tsaka gagayatin, ilagay dun sa balde, lagyan ng asin, kailangan may asin kasi bababad natin siya ng ilang araw. Ilang araw ma? Dalawang gabi daw, tsaka ano, dalawang araw, ibababad sa asin para para lumambot, para mawala yung ano niya, poison. Kasi sabi ko nga sa inyo, ano yan, may lason. Kaya ganyan. So katulong ko yung mama ko. Yan. So umpisa na natin. So isa pa pala sasabihin ko sa inyo, unang araw pa lang to. First stage. First stage. So, gagayatin ko na. Siya nga pala, sobrang ano pala nito, sobrang kate. Hindi siya basta-basta ano. Baka sabihin niyo sa mga ano diyan, basher ko diyan. Bakit niyo kakainin kung may lason, di ba? Baka yun ang gusto niyo sabihin. So, ito lang naman para sa akin. Problema na namin 'to. Medyo hirap tayo sa paggagayat kasi medyo matagal-tagal tayo hindi nakapag-gayat ng ganito, kaya mga 15 years siguro na hindi ako nakakain ng ganito. Ganong katagal. So, iyan nga pala sa mga manonood ko. So, paki-comment na lang sa baba kung anong pangalan ng lootcraft na to sa lugar nyo, para malaman ko naman kung anong tawag sa lugar nyo ng ganito. Pagkakaalam ko, may mga lugar na hindi kumakain na ganito kasi nga nakakalason to. Kaya kailangan marunong ka gumawa para hindi ka malason. Magandang umaga. So, ito yung unang araw ng titingnan natin yung ating ginawang yung ginawa natin kahapon na lootcraft. Kumbaga, ito yung unang araw na titingnan ko siya na nakababad sa asin. So, tingnan natin. Ayan siya. Ayan. So, kagabi, kahapon, nakaganyan siya. Ayan. Masyado siyang puno. So, ngayon, unang araw niya. So, kagabi, siyempre,
nag-umaga, kaya ganyan na siya. Lumambot na siya. Ayan. So, ang dami niyang tubig. Sobrang katin ng tubig na yan. Kaya, ayaw kong umawak ng ano yan. Pagka hinahalo namin siya, ginagamit na namin ng kung anong panghalo. Kahit medyo madumi pa yan, okay lang yan kasi dalawang gabi yan sa asin, tsaka dalawang araw, dalawang gabi, dalawang araw. Pagkatapos nyan, ibabad pa natin yan sa tubig, sa ilog ng dalawang araw, isang gabi, para matanggal yung lason niya. Pero wala pa naman ako nabalitaan na namatay sa lason nito, kaya lang. Talagang nalaso na kami nito dati pa, nung mga bata pa kami, kaya, pero okay lang. Hindi naman kami na dedo. Hindi kami na dedo. Uulit-ulitin pa namin to. Ito yung pagkain na, kumbaga, bago mo siya makakain, kailangan magsakripisyo ka muna. Pero napakasarap nito pagka naluto na. Kaya dapat, yung gagawa nito eh, marunong. So, hanggang sa muli, bukas ulit, titingnan ulit natin to. Hanggang sa subaybayan natin to, hanggang sa pagdating na pwede na siyang kainin. So, hanggang sa muli. So, ito na nga po yung aming ginawang namo. Yung root crop na may lason. So, natapos niya na yung dalawang gabi tsaka dalawang araw. Dadalhin na namin siya sa tubig. Bababad. Inamin siya dyan sa kulambo para pagka inala sa tubig, madaling malinisan. Okay na? Ito. Ito, uy, ulat na dyan, dahil man. Ang katipalan talaga ka na eh. So, ito naman yung unang araw sa tubig. Kailangan natin siyang ibabad sa tubig ng tatlong araw. Yan. Ang sunod dyan, pag nakatapos natin yung tatlong araw, pwede natin lutuin siya. Wala na siyang lason. So, kaya natin siya ibabad sa tubig para yung lason niya maano ng tubig. Pero pag na... mga pag naano na natin to, masarap to. Kailangan siya sa tubig na sa ganito, yung malakas yung agos para dadiretso yung mahugasan siya. Bali apat na dalawang gabi, dalawang araw siya sa asin na nababad. Ayan ang paggawa ng root crop na to. Hello, good morning. Ito na pala yung ginawa naming root crop na sabi ko nga sa inyo, bago makain to, kailangan mo ng paghirapan para maging pagkain. So, ito yung root crop na sinasabi ko na may lason dati. So, natapos niya na yung apat na araw. Baga, dalawang gabi, dalawang araw sa asin na nakababad, tsaka dalawang araw, isang gabi sa ilog na nakababad. So, ito na siya ngayon, luto na. Pwede nang kainin. So, ang pagluto pala nito, depende na lang sa inyo kung anong gusto nyo luto. So, sa amin, ginagawa namin itong yung nilalagyan ng gata ng yog, kaya hindi naman siguro pare-parehas, pero wala naman ibang luto nito kundi lagyan ng gata ng nyog para maging siyang malasa. So, ito na siya ngayon. Dati, napaka ano ng amoy nito. Kumbaga masangsang. Kasi makati siya. Makati, tapos ma-ano yung amoy niya. Pero ngayon, napakabangonan nito. Hindi ko pa siya natitikman, pero titikman ko lang. Kakainan ko para... ayan, ganun pa rin lasa. So,
Ayan, hindi mo na malalasahan yung lasa na parang ano, para kang masusuka sa, kasi nga matapang yung amoy nito kasi nandahil dun sa laso na nandito. Pero wala pa naman namamatay nito. Siguro ewan ko lang sa ibang lugar, pero dito sa amin wala pa naman namamatay ng laso nito. So hanggang sa muli, don't forget like and subscribe para sa mga bago kong video na i-upload. Thank you for watching.